pangunahing kinabubuhay ng aming angkan ay pangingisda at pagiging kapitan sa mga basnig. Isa na dito si Lolo Cipres, ang lolo ng lola ko. Mas kilala siya sa tawag na Lolo Cipreng. Isa din siyang kapitan at ang gamit nila noon sa pangingisda ay yung boat na kung tawagin ay basnigan. Madalas silang mangisda sa karagatan ng Palawan at Borneo. Noon kasi wala namang agawa ng dagat o teritoryo. Lahat malayang makakapangisda. Dumating na nga din ang panahon na kukonti na ang nahuhuli nilang isda. Kaya kahit na ano ang kanilang mabingwit, malaki man o maliit ay ibinebenta pa din nila at ginagawang daing. Maghahapon na nung plinano nila na umahon na dahil ika nga nila, inaalat ang pangingisda nila. Nang hilahin nila ang basnig, kahit papaano ay meron naman silang nahuli. Pero biglang naghiyawan ang mga mangingisda dahil may nahuli silang kakaiba. Isang batang sirena. Taliwas sa alam nating itsura na Little Mermaid, hindi ganun kaganda. May kaliskis ang ibang parte ng mukha nito at ang mga mata nito ay hindi katulad sa mga tao. Manipis ang itim nitong buhok, madulas ang buntot nito na animoy kulay lumot at manilaw-nilaw. Halata ang takot ng sirena sa mga mangingisda. Dinig na dinig at pumapainan lang ang salitang, "Daingin na yan! Ebenta na lang natin sa ospital! Hindi, isabit natin dito sa basnigan!" Kantsaw ng iba. Pero naawa naman si Lolo Cipreng at sinabi niya na tanggalin ito sa lambat at pakawalan. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at inalis ang kawawang sirena sa lambat. Mabilis na lumangoy papalayo ang batang sirena. Hindi alam ni Lolo Cipreng na nagbabantay pala ang mga magulang ng sirena dito. Lumipas ang ilang araw ay muli silang pumalaot. Pero ang kaibahan, biglang umulan ng malakas at tila nangangalit ang mga alon. Nang muling sumipa ang malakas na alon, dito ngay natangay si Lolo Cipreng at bumagsak sila sa dagat. Akala ng matanda ay doon na ang katapusan niya, pero parang may humahawak sa kanya upang dalhin siya sa mababaw na bahagi ng karagatan. Nagising na lamang daw si Lolo Cipreng na nasa dalampasigan na. Madaming nag-aalala sa kanya at inakalang patay na dahil hindi na siya nakita matapos humupa ang bagyo. Nang magkamalay nga si Lolo Cipreng, naalala niya ang nangyari. Kinapa niya agad ang bulsa. Dito ngay nakapa niya ang isang itim na bato at parang merong bilog na kulay puti sa loob nito. Sa kanyang pag-usisa, hindi siya pwedeng magkamali na perlas ito. Mula noon ay hindi na niya inalis yon sa kanyang katawan at sa katunay ay ginawa na nga niyang kwintas. Iniisip ni Lolo Cipreng na regalo ito ng mga sirena dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa anak ng mga ito. Doon ngay nagsimula na rin yumaman si Lolo Cipreng. Kahit kailan ay hindi na rin sila inalat kapag nangingisda. Talagang nag-uumapaw, siksik-liglig pa nga ang basnig kapag nangingisda sila. May pagkakataon din nga daw na kayang-kaya pa ni Lolo Cipreng na lumangoy ng higit sa isang oras at parang pakiramdam niya ay ilang minuto lamang daw ito. Hindi na rin sila nakainkwentro ng masamang panahon o kahit na anumang bagyo sa tuwing sila ay nangingisda. Ngunit tulad nga ng kasabihan, singdulas din ng mga isda ang yaman niya. Nalulung siya sa sugal pero kapag pumapalaot naman siya ay nababawi niya kung ano ang nawawala sa kanya. Umabot din sa 100 ang edad ni Lolo Cipreng at bago nga ito pumanaw, hiniling niya na muli siyang dalhin sa pusod ng dagat at doon ay ibinalik niya ang hiram na perlas kung saan ito nararapat. Ilang tao din daw ang nagtangka na nakawin sa kanya ito pero kahit kailan ay hindi sila nagtagumpay. Nung nagkaroon ng apo si Lolo Cipreng na kamukhang kamukha niya ay iniregalo nito ang perlas na bigay ng sirena. Ngunit nagkaroon ng malubhang sakit ang apo niyang ito at parang laging nalulunod sa tuwing matutulog ito. Sa kasamaang palad, binawian ito ng buhay. Kaya't ang ginawa ni Lolo Cipreng, minabuti na lamang nito na ibalik niya ito sa kung saan nararapat. Dahil naniniwala din siya kung may biyaya man itong dala, walang kasing bigat naman
ang kaakibat nitong kapalit at parusa.